Tibay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ngayong hapon! Sawa ka na ng tatay ko? Inasawa mo pa yung kapatid ko? E ano pa sa susunod na mga araw? Baka asawa mo na rin ang asawa ko. Kapal talaga ng mukha mo! Anong gusto mong patunayan? Patutunayan ko rin sa'yo. Kahit saan daan kami magkasalubong, yung ganda ng mukha niyang pinagmamalaki niya sa akin at sinasabela akong ganito mukha ko, yung mukha niyang pangit maganda na yon, papapangitin ko yun, lalagyan ko ng scar face yun. Mamihahimik ka sa buhay mo ba kasi hindi ka na sa akin? Siguro yung bumukha mo sa pagmukha ko, no? Ang layo-layo pa lang, no? Ganun ang asawa mo? Ilang lalaki dumaan? Paano maging makate? Ang bang papatunayan niya? Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Salsa bueno, salsa buena! Let's get ready for Salsa Solusyonan ang mga problema! Sa pula, sa puti! Kalit pati, abalang mo, tama na! Harapin na ang problema! Napusad siyang makulay, ang mukha ng buhay. Tayo'y magharapan, aking pag-usapan. Aminan, awayan at magugayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan pangayan? Let's go! Ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chuck Ami Perez! Sa pagbasok po ng kanilang bagong taon, aba, si anak-anakan at madrasta, abay nagbubugan! Naku, bakit naman? Mukhang palaban ang ating mga bisita ngayong hapon, Hans? Naku, syempre, tiyang ang mga sausawera, hindi rin yan uurong, hindi ba? At mukhang mapapalaban na naman kayo, B1 at B2. Kailangan namin ang tulong at payo nyo, Attorney Ben Acosta. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating pong mahal na trio tagapayo. Mga kapatid, patuloy lang pong manood dito kung gusto ninyong manalo sa aming pong text sausawan promo. So mga kapatid, let's make it a come on! Face to face na! Galit na galit po siya sa kanyang madrasta dahil tamad, malainom, at mahilig magpa-charming daw ito. Bakit mo naman nasabi yan? Alamin natin ang buong kwento mula kay Maricel Atanasio. Pasok! Face to face! Face to face! Magandang hapon sa'yo, Maricel. Magandang araw din po, Tahari. Ilang taon ka na? 31 po. 31. Opo. Etong iyong ama ay nagkaroon ng bagong karelasyon. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, at ang pangalan niya ay? Jane Mochada po. Jane Mochada. Ilang taon itong si Jane? 36 po. 36? Uy, parang halos parang, oo nga, oo, tama ako ka, Hans. Parang ate mo lang. 31, okay, 36. Anong nangyari kay nanay at bakit nag-asawa ulit si tatay? Namatay na po yung nanay ko eh. Oh, anak sorry. Anak po ko sa unang asawa. Anak ka sa una? Asawa po. Ilang kayong magkakapatid? Isa lang po, ako lang po. Ikaw lang? Opo. Wala kang ibang kapatid? Sa ama po meron. Ah, sa ama. Ilang taon na ba si tatay? 57. 57? So itong si Jennifer ang parang lumalabas
pangatlo niya ng relasyon. Opo. Sa nanay mo, siya ba'y kasal? Hindi po. Ah, hindi. Doon sa kapatid mo? Kasal po. Kasal? Opo. Tapos ito ngayon kay Jennifer? Hindi pa po. Hindi ba? Okay. Kailan inuwi ito o pinakilala sa inyo si Jennifer? Ano po eh, nung November po, inuwi niya po sa bahay namin. Last year? Opo. Okay. So, tinanong ba kayo ng tatay niyo kung okay lang na magkaroon siya ulit ng karelasyon? Nagpaalam ba siya? Paano ang naging setup? Nagsabi naman po siya, gusto raw po niya magkaroon ng panibagong kasama sa buhay. Sa akin sinabi po, niya kung anong dahilan? Opo, kasi sabi po niya, matanda na lang araw po siya. Tsaka, gusto rin po niya may mag-aalaga sa kanya. Okay, teka lang, bakit kayo? Hindi na niya ba kayo kasama sa bahay? May asawa na po. May asawa ka? Pero saan ka nakatira? Sa asawa ko po. Sa bahay ng asawa mo. Okay. Nung ano lang hindi kayo doon nakatira. Kakalipat nyo lang. Bakit kayo biglang lumipat? Si po, hindi ko, ayoko na pong makasama siya. So, ibig sabihin, hindi talaga kayo magkasundo. Bakit, Maricel? Hindi po, hindi po talaga kami magkasundo. Simula't simula po. Oo. Nung inuwi po siya ni tatay doon sa bahay, unang tingin ko pa lang po sa kanya, hindi po siya dapat sa magulang ko. Oh, bakit mo naman hinusgahan na kagad siya ng ganun? Ano ayaw mo sa kanya? Yung pananamit niya, yung ayos niya. Kasi sa edad po nung tatay ko, yung dating po nung pananamit niya, tapos araw-araw siya naka-makeup, tapos didisplay siya dun sa labas, ganun. Bakit? May feeling ka na baka lokohin tatay mo? Oh, yan na po. Nandun na po. Isa na rin po yun sa dahilan. Bakit ganun ang kutob mo kay Jennifer? Kasi po, sa lugar po namin, meron po siya mga background na pangit. Ano yun? Yung mga kaibigan ko po, sinasabi na, ay, yan ang magiging asawa ng tatay mo, yan ang magiging nanay mo. Eh, kung sino-sinong lalaki yan, kung sino-sinong lalaki yung kinakasama yan, ganon. Oh, pero Maricel, lahat naman tayo may naging past. Diba? Sana nakikita mo ba talaga na mahal ng tatay mo? Opo, nakikita. Nakikita mong nagiging masaya ang tatay mo? Opo. Bakit hindi mo nalang kayang maging masaya para sa kanya? Hindi ko talaga kaya. Eh parang unfair naman para sa kanya. Paano kung hindi mo ba nakikita na mahal ang tatay mo? Hindi ko po kasi ganong nakikita ng Hindi ba inaasikaso ang tatay mo? Bira lang po siyang kasi siya, sanay siya sa yung padonya-donya. Tamad siya. Oh. Paano niya pinagsisilbihan ang tatay mo? Paano pinapakita yung pagmamahal niya? Kapatid ko pong nagsasaing, nag-iigib ng tubig. Siya? Hindi siya na... Andun lang po, paganda ng kuko, pa-makeup, yun lang trabaho niya, maghap. May nangyaring insidente daw, bisperas ng bagong taon. Ano yun? Pakikwento sa amin. Nagluluto po ako kasi binigyan ako ng pera ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, nak, bumili ka ng panghanda natin mamaya para may pagkasalo-saluan tayo. O, anong pinamili mo? Ngayon, bumili po ako ng pang-spaghetti, tapos yung pang-fruit salad po. Ngayon, nagluluto po ako nung nagpapakulo ko nung ng spaghetti. Sabi ko naman, tita, baka naman pwedeng maghugas ka naman ng plato kasi wala nang platong gagamitin. Oho, anong kasi sagot? Sabi niya sa akin, ano ka? Kapal naman ang mukha mo, utusan mo ako. Sino ka? Tapos, pumunta po siya sa may pintuan. May nagiinom po dun eh. Ang suit, ang short. Tapos, naka-sleeveless. Sabi niya, nagsusuklay siya. Mainit ang dugo mo sa mga naka-shorts at naka-sleeveless, ha? Tapos, pag nandiyan ka sa pintuan, ang galing mo magpa-display. Pero yung pinapakay ko lang sa'yo, kasi pagod na rin ako, hindi mo ako matulungan. Sabi niya, sagot niya sa akin, wala kang karapatang mag-utos sa akin, anak ka lang ng asawa ko. Nagpantik. Mali naman nga ang dialogue ni Jennifer. May lumipad? Sandok po yung nadampot ko. Sandok! Dampas ko po sa mukha na. Naku po, Diyos ko. Siyempre, alam mong Maricel na ikaw ang talo dun sa paningin ng ama mo sa ginawa mong yun. Oo nga po, ganun po yung nangyari. Yun ba ang naging dahilan kung bakit pinaalis kayo o kayo ang lumayas? Ako po yung umalis kasi kinampihan niya po yung niya sa... Paanong kinampihan? Nag-away po kami, nagkasal po kami, sinawat po kami dalawa, gumit nga siya. Tapos sabi niya, ako pa yung ginawa niya pong mali. Tapos yun, sabi niya, lahi ka na lang ganyan, sabi niya sa akin ganun. Jesus, sumama po yung loob, umalis po. Siya po ang sinasabi na madrasta ni Maricel na hindi naman tamad. Masipag mag-makeup, masipag magpa-charming, masipag makipag-inuman din kaya?
Alamin nga natin ang kanyang depensa naman sa kanyang sarili. Narito po si Jennifer Mukada. Pasok! Sandali lang! Yung kamay sa buhok! Ate Jennifer, pakibitawan! Kapal na mukha mo! Ikaw, matigas ang mukha! Ikaw! Di naman buhok mo! Ah? Gusto mo pa lang! Haba-haba siya! Ito nga, maganda ka! Ano naman? Diretso ang tanong, Ate Jennifer! Mahal mo ka si Tatay William! Makikisabahan mo ko ba naman siya o hindi ko siya mahal? Ang pagmamahal ko, siguro hindi niya matatapatan. Na ibibigay ba niya kagayaan ng tatay bakit sa... Bakit ho, hindi kayo pwedeng tumulong sa gawaing bahay? Naghahanap buhay ako eh. Nung bispiras ng bagong taon, bakit hindi po kayo tumulong sa maghiligpit? Ikaw, sino malabal kita kasi makikinig sa kanya? Maya-maya, utos! Ah, sunod-sunod ang utos! Kasi sino ba naman eh? Eh, natural, may ginagawa rin ako. Wala nga naman tumunga ka lang. Alak lang siya para magbuto sa akin na magbuto! Sus, makapal pa lang! Alamin nga natin ang love story ni Jennifer at ni Prince William sa pagbabalik po na... Ang sabi ko sa kanya, Jennifer, I love you. Agad-agad, I love you na. Hindi pa pwedeng ligawan muna. Makipag-text sa usawa na. Para sa pula, text F pula space your message and send to 2346. Para sa puti, text F puti space your message and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F reg space nickname, name, address, birth year, gender and send to 2346. Bye.